sa Batangas bilang bahagi ng mga programa ng Children's Ministries ng South Central Luzon Conference ay magkasabay na idinaos ang evangelistic meetings sa C5 Poblasyon, San Nicolas at Barangay Kawit Taal, Batangas. Sa mga naging programa doon, mga bata ang mismong nanguna sa pangangaral. Nagbabalita si Alarin Gamaro. Isa sa mga programa ng Children's Ministries ng South Central Luzon Conference ay ang Children's Evangelism, kung saan nahasa ang mga kabataan sa pagiging disipulo ni Kristo. Bilang koneksyon, isang Children's Crusade na may temang Strength for Today, Bright Hope for Tomorrow ang inorganisa nila Dr. Aldin Brandy Andaya at ni Ginoong Roger Leonor. Magkasabay itong isinagawa sa C5 Poblasyon San Nicolas at Barangay Kawit Taal, Batangas noong 27 ng Oktobre hanggang 3 ng Nobyembre 2019. Ang layunin ng programa namin dito sa C5 ay upang maturuan ang mga bata habang maliliit pa sila na makapakinig ng pabalita ng ating Panginoon. Para habang lumalaki sila, meron silang idea kung ano ba yung panukalan ng Panginoon sa bawat tao, sa mga bata, tigit sa mga bata, na sila naman ay may bahagi para sa kanyang kaharian. At para maturuan din sila na sa kanilang paglaki ay maging mabuting mga mamamayan dito sa kanilang lugar, sa C5. Sa bawat gabi ng pagpupulong, iba't ibang kabataan ang aktibong nagbigay ng kani-kanilang mga mensahe tungkol sa nalalapit na pagbabalik ng Panginoon. Sila rin ay nagsilbing inspirasyon sa kapwa nila kabataan at nag-apela sa mga tao na nais nang tanggapin si Kristo bilang kanilang personal na tagapagligtas. As a kabataan po, ang pagpapagamit ko o sa pagtulong ko sa mga programa na kagaya po ng Crusade dito na para po maipahayag ko ang mabuting salita po ng Panginoon. Huwag po nilang hayaan na pigilan po sila ng ibang mga tao para maabot po nila ang kanilang mga dreams. At huwag po silang mahihiyang ipakita po ang kanilang talento para po mas mapakita po sa iba na ang kabataan po talaga ay ang pag-asa ng bayan. At patuloy po silang humingi ng patnubay at gabay po sa Panginoon. Ang naturing krusada ay sinupordahan din nila Pastor Ildefonso Lipit, Central Batangas 2 District Pastor, at ni Ginang Esther Fadriquela, SCLC Children's Ministries Director. Una na masasabi ko na ginawa naming preparation ay yung programa ng IEL na yun ang aking idiniin para sa mga kapatiran para maintindihan nila kung paano ang tinatawag na Integrated Evangelism Lifestyle na yun ang pinakamahalaga na maging karanasan ng Iglesia sa panahon ngayon, lalo na sa pagbabalik ng ating Panginoong Hesus. After nito, siyempre hindi naman pwede nating tapusin yan. Kinakailangan meron tayong tuloy-tuloy. At yung pong tinatawag nating care group ay continuous po na sila igagawa hanggang magkaroon po dito ng tinatawag na yung worshiping group na ito ang isang samithiin po namin dito sa Kawit na magpapasimula tayo sa tinatawag na pulutong at the same time magkaroon din tayo ng church building at kung ipapahintulot ng Panginoon na ang target dito within 2 to 3 years ay magkaroon tayo ng tinatawag na bahay-sambahan ng Panginoon upang yung ating pong pinaglilingkuran dito hindi lamang sa panahon kundi tuloy-tuloy na sila ay lalago sa spiritual, physical, mental and social para sila magkaroon din naman opportunity na sila makasalubong sa Panginoon at maging tagapagmana ng kanyang pangako. Layunin ng programang ito na hindi lamang mapangaralan ang mga kabataan, kundi magamit din sila sa pagpapalaganap ng Ebanghelyo.